iba-iba tayo ng pamantayan at ganun din ng pamamaraan para lamang tayo maging masaya. Iba-iba po tayo ng pamantayan at pamamaraan. Ang iba, ang pamantayan ng kasiyahan ay pera. Pagka maraming pera, masaya na. Ang iba naman, ang pamantayan ng kasiyahan at pamamaraan kung paano maging masaya ay ang makarating sa pinakamataas na posisyon o karir kahit na tapakan ang karapatan ng ibang tao. Kahit na manira, kahit na magsabi ng kasinungalingan, basta marating niya yung kanyang ambisyon, masaya na siya doon. Ang iba naman, popularidad ang kasiyahan. Ang iba rin ay mag-travel o ikutin ang buong mundo at magdala ng mga souvenir o yung mga alaala sa pamamagitan ng larawan or mga pictures or mga videos. At iba-iba rin ang pamantayan at pamamaraan natin kung paano maging banal. Ang iba, nalakad ng paluhod habang nagdadasal ng rosaryo. Ang iba, araw-araw sumisimba. Ang iba naman, ang kanilang pagiging banal ay sa pagitan ng pagkakawang gawa. At para sa atin, ito ay napakahalaga sapagkat nagbibigay ito ng assurance sa atin, nagbibigay ito sa atin ng internal security sapagkat ang mga ito ang naging susi o nagiging daan ng ating kasiyahan at para sa ating kabanalan. Pero merong mas malalim na susi ng kasiyahan at kabanalan na itinuturo sa atin ngayon ang ating mabuting balita. At inaakay tayo para dalhin doon. Inaakay tayo upang marating natin at maging buhay natin ang tamang susi ng kasiyahan at tamang kabanalan. At ano po yun? Walang iba kundi ang pag-ibig. Basta may pag-ibig, siguradong tayo ay masaya. Basta may pag-ibig, siguradong tayo ay babanal. Tamang pag-ibig. Kasi meron namang pag-ibig na hindi tama. Merong bawal na pag-ibig. Merong huwad na pag-ibig. Merong pag-ibig na napilitan. Meron namang pag-ibig na hindi totoo. Ang sinasabing pag-ibig na tunay na susi ng kasiyahan at kabanalan, yung pag-ibig na nakabatay sa katotohanan, pag-ibig na nakabatay at turo ng ating Panginoong Jesus. At ano yon? Dalawang bagay. Ang ibigin ang Diyos ng higit sa lahat, nahalaw sa aklat ng Deuteronomo or yung Deuteronomy sa Old Testament. At ang ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa Diyos, nahalaw naman sa aklat ng Levitico or Book of Leviticus. Itong dalawang ito, mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat at kasabay nito ang pagmamahal sa ating kapwa o kaugnay nito ang pagmamahal sa ating kapwa, ang tunay na susi ng kasiyahan at kabanalan na itinuturo sa atin ngayong umaga ng ating Panginoong Jesus.
ito'y hindi madali. Ito ay nangangailangan ng commitment. Ito'y nangangailangan ng masusing pagninilay. Ito'y nangangailangan ng pagsasabuhay. Pero tunay na magdadala sa atin ng kasiyahan, tunay na kasiyahan at kabanalan. Kaya nga, iniiwan sa ating hamon ngayong umagang ito, kung gusto nating maging masaya at maging banal, huwag tayong magdalawang isip na magmahal sa Diyos at maglingkod sa kapwa. Sa darating pong September 14 hanggang September 23, ang Padre Pio po o ang Pambansang Dambana ay magsisimulang o magsasagawa ng paghahanda o tinatawag na ipagse-celebrate ang feast ni Santo Padre Pio. Sisimulan po yan ng September 14 bilang unang araw ng pagsisiyam hanggang sa September 23 ang kanyang kapistahan. At simula po September 14, magkakaroon na po tayo ng tinatawag na works of charity o yung pagkakawang gawa sa ating kapwa sa pamamagitan nung Kapiyo Community Pantry. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo upang suportahan itong proyekto na ito. 9 na araw nating gagawin yan bilang pagpapakita ng Pambansang Dambana ng pagmamalasakit at pagmamahal sa ating kapwa. At hindi lamang po yun. Meron pa rin tayo pong para sa mga naghahanap ng trabaho, yung mga nawalan ng trabaho, mag-o-open din po tayo online ng 3 araw na job search or yung job fair sa kooperasyon po at salamat po sa kanila ng Department of Labor and Employment dito sa Batangas Province and PESO Santo Tomas Branch or Santo Tomas City para din matulungan sila in collaboration of course with the National Shrine. Bakit po natin ginagawa ito? Sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay kailangan ng konkretong pagpapakita ng gawaing pagmamalasakit. And through our community pantry and through job fair, atin pong gagawin yan sa loob ng pagdiriwang ng pista ni Santo Padre Pio. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Sa hapon, meron po tayong pananalangin, intensive prayer, at meron din po tayong nobina kay Santo Padre Pio in honor of Santo Padre Pio and the celebration of the Mass as well in order to praise and thank God naman bilang pagpapakita naman ng pagmamahal sa ating Panginoon. Ganito ang tunay na nagmamahal. Ganito ang nagmamalasakit sa kapwa, nagmamahal sa kapwa, at tunay na nagpapakabanal. Sana mga kapatid, maging bahagi tayo ng ganitong gawain ng simbahan upang tunay tayong maging masaya at maging banal araw-araw.